Hello mga kalandika! Welcome back to our channel! So, ngayon, ang featured nating lulutuin ay... Sinakdaan! Okay. So, dati ang mindset natin kapag dinakdakan, pampulutan lang. So, ngayon, magbabago na yon, gagawa tayo ng dinakdakan na pwedeng ulam muli siya. Okay. Mga kamantika, let's go! So, guys, eto na ngayon. So, magpe-prepare na tayo para sa dinakdakan natin. So, basic lang tong kailangan nating mga ingredients. So, unang-una, meron kaming pork chop. So, alternate lang to. Meron kasing mga tao na hindi nila gusto yung masyadong matatamang karne. So, pwede naman kayo sa masakyan ng baboy or pwede naman kayo sa liyempo. Tapos, meron tayong mayonnaise. So, ito yung magiging dressing natin para dun sa dinakdakan. Tapos, ajinomoto. So, gamit tayo ng konting-konting aji lang para lang pampalasa. Tapos meron kaming Knorr liquid seasoning. So, talagang lagi namin 'tong ginagamit kasi nagbo-boost siya ng flavor nung niluluto mo talaga. Tapos meron tayong konting soy sauce. Konti lang naman. Gagamitin natin siya para pang-marinate dito. So, meron tayong asin. So, gagamit lang tayo mga pinch lang nito. Tapos meron din tayong siling panigang. So, gagamitin natin 'yan. Pwede natin. Tapos meron din tayong siling na buyo. Tapos meron tayong luya. So, kung bakit kami may luya, pampatanggal kasi ito ng lansa. So, tips lang mga kamantika. Kung magluluto kayo, anything related to karne, manok, isda, or baboy, pwede nyong gamitan ng ginger para mawala yung lansa. Tapos meron ulit tayong pepper. Meron tayong calamansi. Yung iba ginagamit nila is lemon. O kaya yung iba ginagamitan nila ng ibang pampaasim. Pero para sa amin, mas masarap kung calamansi. And then, meron tayong sibuyas. Okay. So, yun lang guys. Magpe-prepare na tayo para makapagluto na tayo ng dinakdakan. Gagawin natin is, lalagyan natin siya ng toyo para ma-marinate na natin siya. So, konti lang naman yung toyo namin. May lalagay. Safe to, dito galing sa ulo ko. Just in case may mga basher na ako, may mga tropa ko din. Naisip nila may toyo ako. So, ang toyo is para sa baboy at sa manok at sa isda. Okay, so ganito lang, lublog lang natin para lahat sila is malagyan ng toyo. So, okay. Pepper. Pepper pig. Okay. Okay lang para pag pinalaga natin is well marinated na siya. Kasi nalagyan na natin ng mga ingredients. Tapos lalagyan din natin sila ng salt kasi di naman enough ang toyo. Kasi gagawin natin na marinate na siya while nilalaga. Para pag iniihaw, sobrang malambot na at lasan-lasan na siya. So, mga kamantika, huwag kayong magduda sa akin na nagugusa ko ng kamay. Laging rule yun, rule number one sa pagluluto, maghugas ng kamay. Pinch lang. Pinch lang ng asin. So, okay. That is just to taste. So, hindi masyadong issue ang asin. A pinch will do. Okay.
Dati talaga hindi ko inisip na magiging career ko tong pangluto, pero ngayon na-realize ko ito pala talaga yung gusto. So, tip sa mga kamantika natin na hindi pa nila na-realize ko ano talagang gusto nila sa buhay nila. Ngayong COVID-19, dami kong na-realize sa buhay. Kasama na dyan yung gusto ko talaga mag-bake. So, iwanan ko ng pag-aartista, mga kamantika. Tareng! Okay, so ito, nakita nyo naman, okay na siya. Nagdikita na rin yung mga dapat dumikit sa kanya, mga pepper, asin, toyo. So ngayon, lalagyan natin siya sa pressure cooker para mas mabilis natin siyang mapalambot. So sa pressure cooker, usually, ilang minutes lang yung sitar? 15 minutes lang, ano, malambot na siya. So 10 to 15 minutes. Oh, 10 to 15 minutes pala, sorry mga kamantiga, hindi perfect. So ngayon, lagay na natin siya sa pressure cooker para masimulan na natin itong dinakdakan na to. Let's go! So, lalagay natin siya sa may tubig kasi syempre, paano mo lalagay kung walang tubig, di ba? Hello! Are you drugs? Okay, so effective way para mas masarap. Kailangan daw samahan ng pag-ibig. So, one thing na natutunan ko, kailangan lagyan ng pag-ibig para sumaro. Let's leave it for 10 to 15 minutes. We'll be back. Okay, so, right na tayo ng sibuyas. So, ito ang gagamitin natin pang flavor mamaya sa dinakdakan. Kasama na yung mayonnaise. So, piling ko talaga chef ako. Ewan ko lang kung talagang chef nga o chef. Hindi naman kung kailangan pino-pino. Basta mas ano mo lang yung sibuyas. Siling haba naman tayo, so siling panigang to. Ewan ko kung anong tawag talaga dito, pero siling ko, yun lang talaga yun. Huwag na natin gawing komplikado, guys. So, busin lang natin kung siling panigang. Naman, prepare natin siya para mamaya. Lang at sa gitna para pag in-squeeze mamaya, madali na. Okay. Yung ginger natin, babalatan muna natin kasi alam natin siya sa pagluluto mamaya. Sili naman tayo. Inalikot yung siling ko lang kasi sobrang angin talaga nito. Di pa naman ako ganun ka-fans ng mga sili. Pero manageable. Tutuna ako dahil asawa ko yung ilong ko. Tutuna ako kumain ng maanghang lately. So pag umuwi kami ng Surigao, abangan yung video namin ha. Dadali namin kayo sa mga enchanting place doon. And after 10 to 15 minutes, papatayin na natin siya. And ready na to for ihaw. So, kukunin lang natin yung pinaka-karne.
mantika at luto na po ang ating pork chop. So, lagatin na natin. Excited na ako. So, nagugusto ko ng kamay. Ang pinagkaiba pala, na-realize ko na ako na pinagkaiba ng dinakdakan sa sisig. So, yung sisig pala is piniprito while yung dinakdakan is iniihaw yung karne. Tapos, same process din, lalagyan mo din ng mga mayonnaise. Pero, ang talagang pinagiba nila is iniihaw at piniprito. So, yun lang yung tanging difference na masasabi ko sa inyo. Tsaka siguro yung lasa, siguro mas masarap talaga itong dinakdakan ko para sa sisig. So, sumula maghiwa ng dinakdakan, no? Tamang paghiwa ng dinakdakan. So, depende nga kasi sa meat nyo kung anong gagamitin nyo. Pero kung ito ay pork chop, so ganito, hatiin mo lang sa gitna para may portion din na may taba. Kasi dapat ganito yung gaya talaga niya. So, di ba sa sisig Pilipino talaga na square cut na maliliit. So, dito, thin size yung pagkakaiwa natin. Kasi ganito to talaga yung design nun. Ewan ko. At eto na po yung nakat natin ng mga pork chops. So, sasabihin ko pa chop suey. Ano ba inisip ko? May drugs. Okay. So, eto na po siya na nakat na namin. So, ang unang ilalagay natin is sibuyas. So, sa sibuyas, ilalagay natin to. Depende naman po sa inyo kung gano'n nyo kagusto yung tapang ng sibuyas din sa dinakdakan nyo. Lagi nyo tatandaan yung flavor at yung ginagamit ng mga ingredients ng mga nagluluto tulad namin is magdidepende ito sa panlasa nyo. So, kung gano'n nyo kagusto kaanghang, kaalat, or katamis yung niluluto nyo, lagi yung magdidepende sa panlasa nyo kasi iba-iba naman tayo ng taste buds. So, ako tulad ko, gusto ko lagi matamis. Pero ngayon, nababalance ko na masarap din yung mga maanghang. So, ngayon, after natin mailagay yung sibuyas, lagay naman natin itong garlic. Ginger. Yan. Tapos, after nyan, lagay natin itong siling green. Okay. And then, dahil nga gusto namin maanghang, lalagay na natin itong siling labuyo natin. Yun. Bago natin siya lagyan ng calamansi at mayonnaise at iba pang mix natin siya maigi para yung lasa is even. Kasi minsan may portion na hindi nahahaluan ng mga ganitong sangkap. So, tendency, hindi siya pare-pares ng lasa. So, ang gagawin natin is haluin na muna natin ng maigi bago natin ilagay yung mga wet ingredients. No? So, lalagyan na natin yung mayonnaise. So, ang gagawin natin is bukod na lagayin muna tayo gagawa ng sama-sama kasi ganun natin siya titimplahan. So, lalagyan na natin ng mayonnaise. Oops. Yung mayonnaise na gagamitin natin, lalagyan ko na sa description box kung gano'n siya kadami. Pero sa ngayon, 2 tablespoons po ito ng mayonnaise na wala pong flavor, yung as in original lang. Tapos, kasi kaya po ganito lang karami, kasi minsan po, nagdidepende po yun sa dami ng karne nyo. So, ayaw naman natin ma-overwhelm yung karne sa sobrang dami naman ng mayonnaise. So, next po natin lalagay is yung ating liquid seasoning, okay? So, tapos po, haluin muna natin. Pwede rin naman kahit yung regular na soy sauce lang. Kaya ko lang prefer gamitin itong liquid seasoning is dagdag aroma at iba talaga yung sarap niya sa karne kapag
ganyan din yung dakdak, dinakdak nyo sa gawin nyo. So, at lalagyan na natin siya ng kalamansi. Kailangan natin sa light para hindi siya kasama yung mga butas. Remember, apat na kalamansi lang ito. Para sabi natin okay na yung flavor kasi baka naman sumabala yung asin. So, tansyahin nyo din po mga kamantika kung gano'ng kadami ang ilalagay nyo. So, ngayon, okay na to. Lalagyan na natin siya sa karne. So, wait lang. Ibang iba siya sa sisig. So, para sa akin, mas gusto ko to. Kita natin yung natitira. Kasi ito yung dadagdag na sarap sa ating dinakdakan. So yun naman yung objective na kung paglalagay ng sarsa para maikalat natin yung lasa. So nakikita nyo naman kung ano na yung texture niya ngayon. Excited na talaga akong kumain. Patikman to. So lalagyan natin siya ng pepper. So, yung pepper, magdidepende rin kung gano'ng kadami yung gusto nyo. So, ngayon, lagyan na natin siya. Lagyan natin siya ng pinch of salt para pampalasa. So, titikman na muna natin siya kung tama na yung mga flavors na ginawa natin para madali natin i-adjust. So, tikman ko lang ah. Mmm! Lami kaayo! So, konting betchin lang po para sa ating dinakdakan na finished product. Just to taste. So, mga kamantika, eto na po siya. Tududududun. Okay? So, nakikita niyo po kung gaano kalami ang ating ginawang dinakdakan. So, para po sa akin, dinakdakan ang pinakamasarap na ulam. Simulan na testing ito. So, ngayon, titikman natin siya. Papakita namin sa inyo ang aming reaction sa aming nalutong dinakdakan. So, wait lang po. Diyan na po, tinitikman na po ng aking asawa ang aking niluto. Tingnan natin. Ah, ang hinamon, malakas lumamon. Lami kayo? Lami kayo? Okay, good job para sa ating mga kamantika. So, nakita niyo naman po kung paano namin ginawa yung procedure ng ating dinakdakan. So, kayo na po ang bahalang humatol sa nakikita nyo kung gaano kasarap. So, yun lang guys. Thank you mga kamantika sa pagsuporta at sana po ay i-like, subscribe, and share nyo po ang aming video. Salamat mga kamantika. Mabuhay kayo.